6.9 inches na tablet size na display, massive 6,000 mAh na battery, sobrang gandang camera, at syempre malakas na processor na pang gaming. Wala kang mabibiling smartphone na meron ganyan set of specs ngayon. At para sa akin, mas pipiliin ko na to over kay Infinix Zero 5G dahil sa mas malaking battery niya. Ito guys ang Tecnopova 5G. Actually lumang smartphone na to dahil last year model pa siya. Pero ang hindi luma sa kanya is yung kanyang specs na hindi mo na makukuha sa ibang brand ngayon. Dahil mas mabagal pa dito yung mas bagong Tecnocamo 19 Pro na merong 14K na SRP. Dahil 12,000 ko na siya nabili sa May Shopping ngayon. Meron siyang 6.9 inches na IPS LCD display na merong 120Hz na refresh rate at 1080p na resolution. Siya ang pinakamagandang display ngayon sa May POBA series para sa akin. Yung pre kay POBA 4 Pro na naka-AMOLED nga siya pero naka-teared up na siya design lang. Dahil maraming gamer pa rin dyan na IPS ang preferred sa May Gaming. Dahil kahit matagalan na paglalaro, hindi siya magkakaroon ng AMOLED burn. Kaya dito pa lang sa May display niya, sobrang sulit na siya. Lalo sa panonood ng movie dyan, dahil nga tablet sa isang kanyang display. At super smooth pa dahil nga naka 120Hz sa refresh rate siya. Naka Android 11 siya out of the box. I hope magkaroon pa siya ng update ng Android 12 sa mga susunod na update niya. Naka Dimensity 900 siya na processor. Pares lang guys ang Zero 5G na mayroong Mali G68 na MC4 na GPU. Maya maya lang papakita ko yung performance ito sa mga games. Isa rin guys ang maganda sa mga smartphone ni Tecno is yung kanyang camera. Dahil maganda yung quality niya, pagka maganda yung lighting condition, napaka color accurate niya. Isang nagulat ako dito pagka patay yung ilaw pagka madilim. Still maganda pa rin yung quality niya at still maliwanag siya. Sa portrait mode niya okay na okay din siya dito. Meron din siyang ultra HD sa main picture. Okay din siya kahit zoom natin, still detailed pa rin siya. At supported din siya guys ng 4K video pero naka 30fps lang siya. Kung gusto mo naman ng 60fps na video, magiging 1080p lang guys yung kanyang resolution. Pili na lang kayo kung ano yung kailangan nyo, unlike sa ibang smartphone na walang 4K video sa May camera. Ito guys yung sample pagka naka-off yung stabilization sa May video niya. Ito naman pagka naka-on yung stabilization. Kitang-kita yung difference sila na mas maganda kung may stabilization sa May video natin. Kagawa pa tayo ng mas detailed ng comparison sa May camera at sa mga games dito sa May Zero 5G at Camo 19 Pro. Kaya make sure to subscribe. Side-mounted fingerprint siya. At super bilis naman siya mag-response. Madikit lang siya is mag-open siya agad. Isang color lang yung nilabas na POBA 5G. Itong color black lang available sa kanya. Madalang na ako makakita ng mayroong magandang case na may package niya. Dahil hard case case yung kasama niya dito. Na manipis lang. At gusto ko yung mga ganitong klase ng case. Sa pagkakatanda ko, December 2021 nang nilabas ng smartphone na to. Kaya 18 watts lang case yung kasama niya sa may package. Medyo matagal maka-full charge to guys. 2 hours mahigit ang inaabot sa kanya. Lalo pagka-drain ng battery natin. Dahil nga naka 6,000 mAh sa battery siya. Pero para sa akin sulit na rin yan. Dahil nga maganda yung kanyang case na kasama. At meron pa siyang kasamang earphone. Sa build quality ng phone naman, plastic frame lang siya at plastic back lang siya. Normal lang naman to guys sa mga ganitong presyo. Saka manipis lang siyang hawakan. Hindi rin siya masyadong mabigat. Pansin ko lang din guys sa may display niya. Maganda yung display niya at maliwanag. Para siyang naka-AMOLED pero naka-IPS lang siya. Ito yung AnTuTu benchmark score niya. Around 470K siya. Expected naman na to. Dahil Dimensity 900 ang kanyang processor. But still guys, up to 5 fingers pa rin yung supported niya sa may multi-touch. Dito naman tayo sa mga games. Sa Mobile Legends, sa ultra frame rate siya. At high naman sa may graphics. Sa dami ko nasubukan ng mga smartphone dito sa may Mobile Legends, para nagiging irrelevant na sa akin yung mga settings nila. Dahil halos wala naman ako nakikitang difference sa may high graphics, saka sa may ultra graphics. Kaya sa ultra na frame rate, parang same lang sila guys ang high frame rate. Basta at least naka G85 ka na processor, I think okay na okay na yan sa may Mobile Legends. Pero kung gusto mo ng parehong ultra, wala namang problema. Pero syempre sa may Mobile Legends pa lang yan. Sa may Cabal Mobile, wala naman kayo magiging problema dito. Smooth naman siya at walang lag. Ganun din guys sa may NBA 2K20, wala din siyang problema dito. Kahit paisagad natin yung kanyang settings. Sa Mirror 4 guys, dito nyo makikita yung kakayahan ng Dimensity 900 na processor. Dahil kahit sagad nga natin yung kanyang graphics, still smooth pa rin siya dito. Ang nakakapagtaka lang, mas mataas ang GPU guys ni Infinix Note 10 Pro na G76 na MC4 at G68 MC4 lang guys itong POBA 5G. Pero mas smooth pa ang Mirror 4 dito kaysa sa Infinix Zero 5G, smooth ang Mirror 4 dito compared kay Infinix Note 10 Pro. Kung ilalagay nyo siya sa may medium na settings dito, mas mararamdaman nyo guys yung pagtaas ng FPS niya dahil hindi na ganun ka-detailed yung kanyang graphics. Sa may Call of Duty Mobile, mapa multiplayer at Battle Royale, wala kayong magiging problema dito. Maganda siyang laruin
dahil smooth siya at malaki yung display. High graphics at very high frame rate ang supported sa kanya. Nakakapagtaka lang din talaga sa mga Tecno ng mga smartphone. Marami pa rin sila ng mga naka-single speaker lang. Like nga nitong si POBA 5G. I hope sa bagong version niya, is maging dual speaker na siya. Dito naman guys sa may Apex Legends, goods din siya dito. At medyo mabigat-bigat na ang game na to. Hindi na siya kaya ng mga smartphone na meron G96 at G99 na processor na makapaglaro ng smooth dito. Kung Apex Legends guys ang madalas mong laruin, I suggest na at least G95 na processor ang bilhin mo dahil mataas na GPU yung kailangan ng game na to. Kung gusto mo pa maglaro ng Tower of Fantasy dito, okay na okay din siya kahit medyo itaas mo yung kanyang graphics. Wala pa rin kayo magiging problema dito. Ito na yung mga games guys na masusulit nyo yung kakayahan ng processor nito dahil medyo mabigat na nga ang Tower of Fantasy. Buti na lang din talaga guys, naka 6 nanometer siya na processor dahil malakas makahint ang smartphone guys yung mga ganitong klase ng games. Dahil kasabay ng smooth na gameplay niya, ang pag-init guys ng mga smartphone natin. Nabuti na lang din talaga, hindi agad nag-init ang 6 nanometer na mga processor. Like kanitong nasa POBA 5G. Kaya kung malaking display, malaking battery, at magandang camera din guys ang hanap nyo. At gaming smartphone na rin na hindi kayo mabibitin sa paglalaro. I think wala nang masusulit dito sa may Tecno POBA 5G. Siyempre hindi naman siya perfect dahil naka 18 watts nga lang siya na charger at single speaker lang. Pero para sa akin di naman sama yung specs niya at yung presyo niya ngayon kahit pa 1 year old na ang smartphone na to. Di ko alam kung magtatagal pa itong POBA 5G. Hindi malayo, isi-phase out na rin siya ni Tecno. Dahil nga nandiyan na sila Camo 19 Pro 5G na mayroong mas mainang processor. Or maybe baka mag-release sila ng POBA 5G na 2023 edition like nang ginawa nila sa Mi 0 5G. Dahil technically, sister company lang naman sila. Gagawa pa ako ng comparison ng POBA 5G sa iba pang mga smartphone. Ilalagay ko guys yung link sa may comment pagka-available na yung video. Till next video po, thank you for watching.